bagay na within our control. The behavioral aspect especially, providing the environment for the child para may access siya sa masusustansyang pagkain. At syempre, dapat yun ang model dito ng magulang, no? Para gayahin ng bata yung tamang behavior which would affect the child's growth. So that is why this meeting is important, because you guys will help us communicate the right information so that we can educate the parents and the caregivers. Because awareness and education is the first step towards the proper and timely intervention so that we can address the problem of undernutrition and stunting, and that we can maximize the growth potential of the child. So kung tayo papayas natin, kahapon din yan. So isipin natin lagi, no, baka hindi, baka may medical problem. So we act immediately and we act with the appropriate intervention. Thank you, Dong Jun. Meron pang isa, myth number 3. Okay, sabi nila, hindi na raw lalaki ang bata ng lagi nag-e-exercise dahil lagi raw siyang napapagod. Okay. Now this myth, sometimes I can relate to this as well. Kasi when I enroll, for example, my gymnastics, baka hindi na tumangkad. Baka mapagod na o masyado nasa-strain yung mga muscles niya. So, well, my child, I think it's the opposite. Because sabihin ko, lalo nga siya nasa-stretch, lalo siya nagiging active, and lalo siya nagiging, mas matalino rin siya because nagiging healthier and also live longer. So, okay. Ang height na ngayon, parang he's 14 na, pa 5'6". Ako kasi 5'2 lang. 5'4 with heels. Talagang pwede tayo higita ng mga anak natin. Yes. Dahil din nabibigyan natin sila ng mga okay pa yun, marami ako nakikita ang bata kasi yung bata ako during the early 2000s, yung mga 80s, medyo hindi pa ganun katatangkad yung mga bata. Yung mga tao ngayon, ang malaki na nila. Which means na malaki talaga yung role ng environment. Kasi ngayon, mas marami silang access sa nutritious food, at marami na rin yung consciousness for exercise and physical activity. Like yung mga anak ni Karel, no? Gymnastics. So mas marami na ngayon activities and for kids, and all of these contribute to maximizing their height potential. Now the myth again is on yung physical activity, masyado mapapagod yung bata at hindi na siya lalaki. So actually, kabaligtaran. Kapag yung bata ay mahilig mag-exercise, maglaro, basketball, tumakbo, it's a sign of good health. Which means na meron siyang energy to do all of those things. And at the same time, it helps stimulate the bones and the muscles for growth. Kailangan lang sinasabayan ng proper nutrition. Later, I will explain again what those are. Those are co-grow and glow ng nutrients. No? So kasi kailangan nila ng energy, because at that age, no, between let's say 3 years old and 10 years old, talagang active sila. Mas mag-worry ka kung sila active, baka kasi may underlying medical condition. So pagka ganun, kailangan mong support yun with a proper energy-giving food. So yun yung mga carbohydrates, mamaya I'll explain that in more detail. No? Rice, yung mga energy-dense food, and of course, yung protein-rich food. Now, kapag nag-exercise or madalas no, at nag-aktibo yung bata physically, nagko-contribute ito sa pagod niya at the end of the day. So, pag pagod na siya, mas maganda rin ang tulog niya. And yung tulog niya, importante yun, because when a child sleeps, dyan lumalabas yung mga hormones which stimulate the hormones to grow. Yung mga tinatawag na growth hormones, somatotropin. You don't have to know those substances, but suffice it to say that while we are sleeping, our body is not just really resting, we are resting, but it is very metabolically active. Dyan lumalabas yung mga hormones na it's stimulating sa mga bones and muscles to grow. Kaya tama yung sabi ng lola natin, yung bata, kasi lagi niya sasabi, oy, matulog ka, ano, half day kayo, hapon ngayon, matulog ka. Pag di ka matulog, hindi ka lalaki. So minsan parang yung just laugh it off, you know? Parang, yung scientific basis niyan. Pero actually, may basis siya.
It's cultural, maybe it's intuitive, but actually it's also scientific. Maybe they just didn't know how to explain it scientifically in the past, but it's actually true. And if you sleep well, you also give your body more chances to grow. Kaya kapag ang bata is physically active, totoo, mapapagod yan, but you have to supplement and support that activity by giving the proper nutrition and ensure that the child is getting enough sleep so that the child will grow. So you roll them up, physical activity and exercise is more on stimulating the muscles and the bones to grow. Now, may sinasabi si Nina kanina na makatawag niya lumaki kapag nag-gymnastics. O yun, di ba, kapag masyadong maaga nag-weights, di ba? Lalo na ngayon, lahat ng mga kabataan gusto magka-abs, di ba? So, sila lumaki kaagad. So, pwede naman mag-exercise ang bata with weights o tinatawag natin strength training as long as it's properly supervised and pag nasa edad na siyang mga 7 to 8 years old, pwede na siya mag-start as long as the exercise is supervised and of course appropriate the child's condition and health. Maganda to start early because yung strength na yun will also help the child be better in sports. Lalo na sa school, they are encouraged to engage in sports. And it's actually a very good thing. It develops your physical endurance, your strength, and at the same time, it develops certain skills such as teamwork, yung playing with other people, interacting with them. So, dalawang aspects, yung physical and yung social, psychological aspects are both addressed by physical activity, especially team sports. So, kailangan mo talaga rin yung physical activity kahit na bata pa yung anak ninyo. At hindi ibig sabihin mo, kahit hindi na siya lalaki.